know your limits pa rin. Parang ganun. Hindi nyo natutunan, yun din siguro yung tinuro nung ano, nung work from home, yung parang discipline. Hello, hello! Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang. Yes, about life, adulting, career, love life, kaperahan, pop culture, kajologan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz! And I'm Dustin, syempre! And welcome to our... And we are your host! Dalimutan! And we are your host for this episode. Yes! Another episode, another day. Kumusta kayong lahat today, mga kakuda, mga kajusters, and mga ka-legends? Yes, pinalindigan na talaga yung mga ka-legends. Hello yes, sa mga ikaw, kamusta? Natin dyan. Okay naman, basically, ano, ito pa rin. Work from basically. Home. Basically, Englisher. And then, ito, naka-work from home setup pa rin tayo until now. Parang almost a year na naka-work from home pa rin. And, siyempre, of course, kailangan updated tayo sa mga nangyayari. And thank you, nakapagpabakuna na ako at I think two weeks or 3 weeks ago. Excited na ako sa second dose. Ikaw ba? Mamaya pa lang ako magpapabakuna, mag-walk-in lang ako. So, ano, wish me luck mo, mga taking chances. Pero yung mga nag-walk-in naman, hindi pa kasi start yung A4 dito, pero may mga slots na sa bawat araw. So, itatry ko mamaya na ako naman ang mabakunahan. Ready na ang aking braso, mga kakda. Charot. Alam mo ba, nilagpas 1 year na tayong, sabi mo, almost 1 year. Lagpas 1 year na pala. Ako simula nang mag-start ako dun sa bago kong work from home na. Ikaw din, di ba? Oo. Simula March 2020. Tapos tanda ko pati, isa kami dun sa mga unang pinauwi, yung dati kong office ha. Isa kami yung sa mga hindi pa lockdown sa lahat, pero isa kami sa unang pinauwi kasi parang sa office namin yung one of the first cases talaga. Ah, talaga? So, medyo, siguro nag-uwian yung mga tao Friday, kami Tuesday, work from home na. So, pioneer. Pero kasi yung last week pioneer talaga, di ba, parang kami rin dito. Ako rin dun sa parang yung previous company ko. Parang nag-work from home din kami before. Gawa naman yung Taal. Ah, oo. Nag-work from home. Tapos parang after nun, parang 1 month na bumalik sa normal. Tapos after 1 month, yun na. Nagkaroon na ng pandemic na tinatawag. Na noong 2020 na, mga kuda, alam niyo ba, 6 months na lang. 2022 na. So, totoo, guess hindi ka pa nga nakaka-get over ng 2020. Oo. Malapit na. Ang daming nangyayari na parang unexpected. Ganun. Nag-aalboroto na naman si Taal. Diyos ko. So, ay nako. Okay. So, ayun nga. Yung work from home. Ang gusto namin pag-usapan yung experience namin sa work from home. Oo, at totoo. anong gusto namin sa pag-work from home. Ano yung ayaw namin. At kung i-consider ba namin na mag-work from home forever. Forever? So, it's a question mark. So, ikaw, te, ano yung nagugustuhan mo sa pag-work from home? Siguro kasi ako, nung nag-work from home, nagkaroon ako ng work from home na setup. Parang technically, ang talagang office ko na nun is in Manila. Diba? So, parang na-realize ko na parang naging okay yung work from home sa akin. Ang gusto ko sa kanya is natanggal niya yung kaba, napipila ka ng mahaba, ng maaga, para mag-travel. Kasi di ba, na-experience mo ba yun, nung pati pa uwi? Ang pinaka-ayaw kong experience nung sa Manila or sa Makati pa ako nag-work, yung pagdating mo sa LRT Buendia, yung sakaya ng bus, excited, pagod na pagod ka na, excited ka lang umuwi. Tapos pagdating mo doon, ang haba nung pila. Tapos walang bus. Yun yung parang, shit, walang bus. Tapos ang haba yung nakapila. Pag dadating na bus, tapos hindi ka pa makakasakay. Pangalawa ka pang bus na makakasakay. Tapos umuulan pa. Yung mga, sa pila pa naman ng DLT, BBL ata ako doon eh. Papunta ng Southwood. Yung ang haba talaga ng pila. Yun yung, sa siguro sa medyo parang naging benefit nung working from home na hindi ko na kailangan pumila. Pag-gising ko, hindi ko na kailangan
gumising ng sobrang aga kasi matatakot ka ma-traffic, malate. Pag na-traffic ka, malate ka sa office. Pagdating mo ng office, haggard na haggard ka. Pagod na pagod ka na. Chill ka sa gitna. Tapos pagkita mo, wala ka nang nagawa kasi sa pagod. Pero ngayon, pagising mo, ayun, wala nang yung preparation na mahaba. Pwede ka nang mag-work kagad. Tapos pagka 5 p.m., nasa bahay ka na kagad. Hindi ka tila, 5 p.m., yung parang, ay, mamaya na akong 6 uuwi kasi uwian, rush hour. Makikipagsiksikan ako sa jeep. Di ba? Kaya na-experience ko talaga yung ano eh, yung parang, yung paghinto ng jeep, yung kailangan mong makapasok agad. Wala ka nang pake kung may mabalya kang ibang tao. Lalo na nasa Makati ako. Alala ko na meron pa ako na, parang ang laki ng bag ko, nahampas ko yung ulo niya ng bag kasi sobrang kailangan ko nang pumasok. Yun talaga yung ano niya sa atin, no? Yung nawala nga yung hassle ng commute. Ako naman, nawala yung hassle na pagluwas kasi ako ay lagi naman ako nagsistay kung saan ako nagwo-work. Ang pinaka-hassle sa mga taga-probinsya talaga ay yung pagluwas ng Monday at pag-uwi Friday. So, ayun yung talagang tatayo ka sa bus, ang dami mong dala, dala mo yung damit mo para sa isang linggo, tapos pahirapan umuwi. Yun talaga yung ano, hassle ng commute. Kahit nung hindi pa ako din sa QC nung nagwo-work, yung kahit yung everyday, yun talaga ang nawala. Yung hindi ka nagigising ng maaga, ito, na sobrang madaling araw. Tapos, ayun, pwede. Tapos, di ba, liligo ka, papagising mo, magpe-prepare ka pa, minsan mamadali ka, ganyan. Tapos, ngayon, pagising mo, pwede ka nang diretso mag-work. Pwede mo nang, pwede ka pang mag-workout saglit, ganyan, bago mag-work. So, yun talaga yung una, no, yung hassle ng commute. Sa ayun, parang, wala, nakakapag-prepare ka na ng breakfast mo. Kasi dati, di ba, parang, ano, kailangan, parang minsan sa, susulitin mo na lang yung tulog mo, tapos pagising mo, ayos ka na, alis ka na kagad. So pagdating mo ng office, bibili ka na lang. O kaya minsan, hindi ka na nakakapag-breakfast. Eh, ako, ano talaga, super fan ako ng breakfast. Eh. So, ano talaga siya sa akin. Ako ikaw, kasi, ano parang pang, ano? 2 years na akong hindi ako nagbe-breakfast. Parang fasting ako. Pag weekend lang ako nagbe-breakfast. So parang, yun nga, minsan, may time ka na nga mag-breakfast. Parang sabi ko, wala rin namang time mag-breakfast, edi mag-fasting na ako. Kaya parang, totoo. Yun nga, pero pag gusto mo ngang kumain, ay bibili ka na lang kung saan mo madaanan, no? Oo, dahil, so, yun nga, magkukommute ka pa. Parang yun nga, fast food ka na lang talaga. Parang, hindi rin healthy yung, parang hindi na rin nagiging healthy yung lifestyle mo. Diba? How about naman sa pagiging productive? Feeling mo ba, Tim, mas productive ka nung work from home kaysa pag nasa office? Pagiging productive, I think, wow. Tingin ko, ano, mas productive. Kasi mas na ma-maximize mo yung oras mo. Siguro, ang, tapos kasi, siguro pag work from home, ang feeling ko nagiging, ano lang din, challenge is, parang ano, feeling ko, mas maraming workload. Yes. Parang, ako, feeling ko productive ako, pero at the same time, feeling ko hindi rin. Kasi parang sobrang daming nasa listahan mo na kailangan mong tapusin. Ayun ko, siguro may ganong thinking din yung iba na parang pag nasa bahay. Oo, oh, baka walang ginagawa, walang na-accomplish. Kasi hindi ka nakikita na nagtatrabaho. Eh. I mean, di ba? Yung walang nakakakita sa'yo ng ginagawa mo. Tapos ang nakikita na lang nila, output. Yung parang yun eh. Parang mamaya na tayo sa what do you hate about. Ah, sorry, sorry. Hindi pero yung hate. Ikaw ba sa tingin mo? Uh-oh. Kasi feeling ko, ayan yung problema talaga eh. Mm-hmm. Yung parang ano ng mga tao na dahil work from home, ibibigay sa'yo lahat ng kaya mo gawin. Na parang di nila naisip na, hello, may buhay din ako dito sa bahay, no? Pero in terms of working from home ka, mas marami kang time. Mm-hmm. In terms of productivity, I think mas productive nga. Kasi nga, yun nga, nabawas yung office chismis. Diba? nabawas yung office chismis. Tapos yung daily, ang laki kasi ng epekto na nawala yung hassle ng commute. Kasi aminin mo, kunwari nagko-commute ka, pagdating mo ng office, pagod ka, hindi ka naman agad makaka-work eh. Oo. Tapos kung ano pa yung, kunwari along your commute, may mga na-experience ka pa na hindi magaganda. Di ba parang hindi ka agad makamove on? Oo, tapos siyempre, ikakwento mo, magpagsisimisan nyo pa yun sa umaga, magbe-breakfast muna kayo. Oo. Tapos, siguro kasi ako ginagawa ko rin para maging, parang mas productive ngayon. Ano talaga, parang per time yung checklist ko. Kasi dati nung nasa office ako, parang ano lang,
checklist lang talaga kung ano yung gagawin ko. Pero ngayon, first Ako time yun, ganun ka talaga. mag-ano, Oo, mag-work. kunwari 8 to 9, ito yung kailangan kong ma-accomplish, ganun, 9 to 10. Right? Parang ganun. Oo, parang nakikita ko. Kasi parang, pag nakikita ko lang yung checklist, parang minsan nakakakaba na parang, ano ba yung uunahin ko dito? Pero at least sinet ko na 8 to 9, ito yung ginagawa ko. So 8 to 9 lang. Tapos kunwari, 10:30 to 11, respond to email. Doon lang talaga ako magre-respond sa email. Disiplinado. Disiplinado yun. Hindi, okay, parang yun yung na-real. Parang lately ko lang din siya na-practice. Pero parang naisip ko siya na parang nakita ko na, mas productive ako. Mas nagiging, mas marami ako natatapos pag ganong klase ng... Ikaw ba? Mas productive ka ba ngayon? Feeling ko, sakto lang, parehas na. Wow, hindi ko productive. Ma-compare. Kasi productive minsan na may dati. Time talaga ako na ano... pag nandito sa bahay, parang yung mas nakakatabad, may, mas relax. Kasi yung parang andaming, for me ha, andaming distractions. Kasi, feeling ko iba-iba rin yung experience eh. So, ito po ay experience ng siguro mga wala pang family tayo. Pero ako nga, kasi ako dito sa bahay, andami ko din minsan distractions, yung mga aso, tapos minsan yung ikaw pa rin magluluto ng pagkain mo, maghugasan mo. Eh kasi dati, parang pag pumasok ka ng office, doon na lahat ng focus mo, mag-work ka doon, ganyan. Tapos, yung lunch mo, bibili ka lang, di ka naman ang maghuhugas doon, di naman ikaw magluluto, or may baon ka na. Parang, yun yung medyo okay doon, na parang hindi mo naisipin yung pagkain. Pero minsan, pag nasa bahay ka lang, mag-isa nga, doon ka nag-work, wala na rin sa oras yung pagkain mo, kasi nakakalimutan mo, ganyan. Eh di ba, pag sa nasa office kayo, oy, kain na, sabay-sabay ko yung kakain, ganun. So ayun, feeling ko siguro mas hassle sa mga ano work from home na moms. Yung may mga anak talaga sila tapos wala silang kasambahay. Kasi ikaw din eh, ikaw yung magluluto, ikaw lahat. Na ano ko yan ha, nung nahirapan ako mag-work from home nung nandito pa lahat sa bahay nung sobrang lockdown pa. Yung ngayon kasi ako na lang natitira sa kayong kapatid ko. Yung nandito lahat, yung ang gulo-gulo, ang daming distractions. Eh tapos wala ayokong mag-work kasi ng kwarto. Parang isang advice din 'yun eh, na huwag ka daw mag-work sa kwarto mo kasi mas madali sa kama, ang dali mong hatakin matulog. Oo. Tapos ako din, nag-work ako sa dining table. So pagkakain na, aalililipat ako o kaya babalik na lang pagkatas kumain. O kaya doon sila nagpe-prepare ng ulam, doon sa lamesa. Di ba parang maraming distractions kapag maraming tao sa bahay. Pero ayun, ngayon lang, feeling ko mas productive na ako ngayon kasi nga, parang nasa office din eh, ako na lang mag-isa. Ang distractions ko talaga ay yung pagkain, saka yung mga aso na kailangan mo rin pakainin, kailangan mo rin paihiin. So ayun. Pero sa diba? Work, feeling ko ano naman, parang nasanay na talaga na nagiging productive rin naman. Kasi, ayun ko, parang inisip ko kasi ano ba yung definition din natin ng parang productivity, di ba? Parang, ayun ba yung parang oras-oras kami ginagawa or yung parang yung mga output na natatapos mo? Eh kung ano yung require sa'yo within the day, di ba? Oo, matapos, yung mga ganun. For ko me, kasi, productive yun. Saka, yung minsan yung productivity din sa sarili mo, like, pag nakapag-workout ka, productive for me yon. Pag may nagawa ako na aside na sa work na kailangan ko rin gawin, yung mga goal. Yung parang kumbaga na maximize mo yung oras mo sa work, parang efficient ka na nagawa mo yung ano mo, yung mga trabaho hindi mo. Hindi ka ba nadidistract minsan ng mga ano? Though dati naman nadidistract pa rin ako ng mga YouTube. Oo, part naman yun. Tapos siguro kasi part din yun ng kunwari, kasi tulad natin nasa field tayo ng nasa field tayo ng ano ng communications, 'di ba? So parang ano to, lalo na yung social media ka. Ako oo, part kasi parang ayun ko, nakikita ko na rin siya na part ng creative process kasi parang kailangan mo ring ipahinga yung utak mo. Parang kumbaga mag-regenerate yung creative juices mo. Nakakatulong kasi yung mga pinapanood natin, yung mga social media, or ginastify yung pag-social media sa mag-YouTube. Hindi, di ba? Parang gano'n. Minsan dun din tayo nakakakuha ng ideas. True naman. Lalo na kasi tayo nga, ang work natin, social media, lalo na ako, parang kailangan ko talaga nasa Facebook. So, minsan yung creative. Oo. Saka minsan kahit parang for work naman, mapapasilip ka kung saan-saan. Pero saka okay lang nga, din. Basta nga nagagawa mo yung
anong kailangan mong gawin Oo, to kaya work mong within the i-ano. day. Saka parang, yun, kunwari magsa-social media ka, minsan kailangan mo lang din know your limits pa rin. Parang ganun. Hindi nyo natutunan, yun din siguro yung tinuro ng ano ng work from home, eh, yung parang discipline na may responsibility ka sa trabaho mo. Pero yun, at kasi parang naaano mo na na-fulfill mo yung responsibility mo within the day, parang ganun. Totoo. So ayun, parang nakatipid ka ba, te? Sige, nakatipid. Sige, ano naman tayo sa finance? Sa finance. Oo naman, oo. Definitely nakatipid ako kasi syempre, ano na, parang yun, bawas, yung una sa lahat, bawas sa pagkain sa labas, di ba? Yun yung talagang, parang... oo. Pero nakakamiss siya. Nakakamiss. Saka syempre, nakakamiss yung pagkain kay office mates, pentuhan, di ba? Pero, syempre, naisip ko rin yun, nung pagka nag-work, at napunta ako sa office, tapos, doon ako kakain. Eh, parang pang isang linggo yung budget na nailalabas ko. Oo. Tayo ngayon, pag lumabas ka, parang, minsan nga, di ba, kasi nga work from home, uh-oh, wala kang gastos talaga ng isang linggo eh. Ako, mm-mm, pero kunyari, pag ikaw lumabas kasi, ka, eh kasi may pag, ano eh, may pagkain dito sa bahay, may pinadalan kami ang ng pamilya. Bagay. Pero minsan, pag lumabas ka, grabe yung gastos. Kaya talaga, mm-hmm, ano eh, like, totoo yung sinasabi sa atin ng mga bata tayo na, paglalabas kayo, may pagkain sa bahay, magluto ka. No, di ba? Kasi mas mura talaga kapag magluto ka na lang kaysa kumain ka sa labas. Pero yun din, nakakamiss. Ay, ako kasi te talaga, parang makain tayo sa labas, di ba tayo yung friends? Tapos nung nasa QC pa ako te, yung mga housemate ko din, parang gusto namin ata kainan, lahat ng kainan doon sa may timog. So, nakakamiss na yung gabi-gabi, may itatry kayong bago. Eh ngayon, parang pag ano mo, pag out mo, wala ka nang gagawin. Wala na. No? Saka ano kasi talaga, di ba, yun din yun eh. Kasi parang yun nga, sabi, ngayon kasi kaya mong mag-prepare ng food. Dati kasi wala pa ding time. Wala kang time mag-prepare. Lalabas na lang food talaga yun. Kakain na lang kayo sa labas or bibili sa pero isipin mo, kunwari magbe-breakfast ka sa isang fast food, parang 100 pesos ka agad yun. Pero pag ngayon, pagka sa bahay mo, konting prito lang, di ba? Yung 100, ilang hotdog na yun. Tapos yung sinaing mo, ilang meals mo na yun. Oo, di ba? Then nakatipid. Tapos bawas yun, bawas sa commute, di ba? Oo, at saka yung ako, rent, kasi nandito ako sa bahay. Matipid siya, pero te, ang magastos talaga sa akin, feeling ko, yung itinipid ko, iginastos ko naman sa Shopee, Lazada. Oo, yung andali din kasi nga nasa bahay ka lang, makikita mo yung mga kulang sa bahay mo. Totoo. Kasi, tapos, oo, di ba, yun yan, nakikita mo lahat, tas ano yung need mo, tas makikita mo sa ano internet, sobrang daling mag-shopping. At saka minsan nga, parang yun na lang yung excitement mo, yung may darating sa'yo na Shopee o Lazada. Tapos, member ka pa ng Homebodies, di ba? Dahil dyan, gamitin nyo na yung aming Shopee and Lazada link. Te, hindi na ako member ng member. Member pa rin ako, pero naka-mute siya sa akin kasi parang may time na na-jurits na ako sa kanya na feeling ko payabangan na yung mga tao. Pero kasi yun nga, yung Homebodies din na page, minsan nakakaano. Not to brag, but to inspire. pero at the same time kasi, ano din siya, parang budol din siya, na parang, ay, parang maganda yun. Kulari, kahit mga, hindi mo naman kailangan. Oo, okay, mga pamatay lang gano'n. Or nakita mo kung paano sila mag-organize. Parang, ay, matry nga yung pag-organize. Tinatry mo naman. Natatry yung minta. Pero, don't me, patingin ang bahay mo. Tinatry, pero hindi napapanindigan. After a day or after a week. Ako naman balik feeling sa ko, nung umpisa, parang sobrang inspired din ako sa kanya. Gusto ko yung mga organizing tips nga, ganyan. Pero yung minsan, yung mga minsan di mo naman feeling, di naman kailangan, napapabili ka din. Kasi parang yung inggit factor ba. Kaya parang minute ko na din yung Homebody said, ang pina-follow ko yung ano, Pinoy Minimalist na group. So kung kayo, kung gusto niyo naman na make use of what you have instead of bili ng bili. Feeling ko may ganong culture sa ano eh, Homebodies yung Homebody. Bili ka ganyan kahit meron ka naman. Sabagay ako nga na ano, kung napabili ako ng... Dami ka rin na budol. Oo. O day, napabili ako ng Irish Spring na soap. Pag amoy yun, parang amoy tumae ka talaga. Pero ang bango talaga lang. Pero dati na... Yun. Mahal yun ni eh. Kaya hindi ko yung afford. Parang nasa 50 pesos na lang siya ngayon. Pero mas mahal siya kaysa sa Safeguard. Safeguard. Pero mahal din ang Safeguard. Mga 34. Ako vacuum. Gusto ko inaano yung mga budol dito. Mga budol finds. Yun nga,
isa pa yun din, siguro napapa-shopping tayo na, dahil nasa bahay lang tayo. Bored ka talaga. So, parang very convenient na kasi yung... Convenient na talaga. Tapos, siyempre, andun tayo sa thinking na, ah, nakakatakot lumabas kasi nga may virus. So, parang, oh, sige, mag-shop na lang ako online. Eh, yun nga, available lahat online through Lazada and Shopee. So, gamitin nyo na yung link ng Kudaserya sa pagbili nyo ng Lazada and Shopee. Kasi yes! Nga, sayang naman. Sayang naman. Kung magpapapudol naman kayo, eh, gamitin nyo na. Oo, doon na kayo sa ano, makakakuha kayo ng discount naman, di ba? Oh, so, Ste, balik na tayo sa ating work from home kineme. Ay, ako nakapag-time. So, okay lang yun. Ayun na, nabanggit na natin na what do we love about it? Commute. Wala na meron tayo pa na hassle of commute. Nakakatipid. Meron ka pa bang love sa work from home? Ako talaga, nakaka-workout ako. Nakakagawa ako ng ibang bagay. Like, eto, mas nagbibo ako sa... Feeling ko kung hindi work from home, hindi ko magagawa tong podcast. Kasi nga yung parang yung nakain ng commute at yung mahilig kasi ako din mag-travel ng weekends Yung nakain nun, ginaano ko na lang sa podcast, sa vlog. Yung nakakain kasi niya ng commute, hindi lang yung oras ng commute di ba? Maski yung oras ng magpapahinga ka na because of the stress ng commute. Pero yun, sabi pero ng... minsan tutulog ka na lang sa bayan. Pero sabi nga rin ng mga office mates ko, parang isa rin lang, parang naging effect ng ano ng work from home. Nagkaroon talaga sila din. Yun nga, sasabi mo, time for yourself. Pero yun, pero may nagkaroon ng time for their families, di ba? To spend Oo, with their families. Oo, talaga. Saka, yung mga mag-aasawa, magjojowa, mas, sabi nga nila, parang yung time nila together, mas mahaba pa. At nagkakainisan. Nagkakainisan na, syempre, wala kayong ano. Yung, parang yun na daw ang pinakamahaba nilang magkasama. Mga napapakinggan ko sa mga podcast . So, ito naman tayo, te. Nasabi na natin yung mga gusto natin sa working from home. Ano naman yung mga hindi natin gusto? Lasada yan. Lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan, mga kakuda, mga kajasters. Kaya ano pang hinihintay? Ba't ganun? Lagi yun na lang ang ano ko. Ano pang hinihintay? Pero yun nga, kung ano pang hinihintay mo, gamitin mo na yung link ko dyan sa description box dahil lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan. Ano naman yung mga hindi natin gusto? Oh, sige. Kasi ako nagsimula kanina, ikaw, tatanungin kita, ano yung ano, hindi mo gusto sa, eto, sa ganitong setup? Ang hindi ko gusto dito sa setup na ito ay yung feeling nga ng mga tao, ng mga ka-work mo ay available ka anytime. Pwede ka nilang istorbohin anytime. At pwede ka nila i-message anytime. Tapos, paggawin ka ng mga bagay anytime. Parang, ako naman, kasi 10 hours kami a day. Pag nag-out ako, ayoko nang mag-work. Kasi hindi ako nandadaya. Parang, nag-login ako ng ganito, nag-work na ako noon. Pero bakit mo ako pa pag-working ng after ng 10 hours? Parang, hindi ako, siguro kanya-kanyang integrity na lang. Pero ako talaga, kung ano yung time ko mag-work, minubuhos ko doon. Kung ikaw, hindi ka ganun mag-work, bahala ka dyan. Bakit ka biglang gabi ka mag-i-email? Eh, hindi yun ang ating... Bali kung flexi time tayo, eh may time tayong nan-login, log-out, tapos... ito i-istorbohin mo ako after work. Bukas na. So, yun. Not ano, super ano siya. Yung parang urgent. Super urgent na yung kailangan talaga na. Oo, pero minsan kasi hindi mo parang, naman pagpapabukas. Minsan kasi, kahit hindi naman siya urgent, tas yung makikita mo lang na may unread email ka or message sa messenger na mas ano mo yan eh, nasa utak mo yan. Ano ba yan? May ano siya, may effect. Nakaka-stress na may, minsan na may gagawin kang iba, may isip mo pa yun. Dahil na, ay, parang may ano ko. Nakaka-anxiety, nakaka-anxious. Anxious. Tapos so, syempre, iisipin mo rin yung parang, nako, baka ganito yung iniisip niya sa akin. Parang ganun. May part na ganun eh, na baka feeling niya wala akong kwenta or feeling niya wala akong ginagawa. Kasi hindi ako nag-respond ka. Yun talaga, yung nag-assume na mas marami kang time, mas pwede kang contactin anytime. Yun yung hindi ko siya gusto sa kanya. Siguro pangalawa yung parang depende siguro to sa ano, zodiac sign. Kasi ako, hindi ako masyado sa routine. Mga bituin. Hindi, yung mga Aquarius, parang hindi nila bet ng routine. Parang ganun ako, andali kong magsawa talaga. Na parang gusto ko may gagawin akong iba. Parang gusto ko rin ng lumabas-labas ganun. Isa na, ayun din ang namimiss ko, yung na-try mo na ba yung antagal mo sa bahay, tas nakipag-interact ka, hindi ka na marunong.
Kasi feeling ko na ano na yung Ay, social ganun ka. skills. Oo. Iba pa Ako rin na pag ganun. may kausap, iba pa rin yung sanity. Yung nakakaano ng sanity kapag may nakakausap ka na in person na office mate, yung may saya eh na pag magchichikahan lang kayo saglit, ganon. So yun ang nakaka ano sa kanya. Ikaw lang Nakakamiss. talaga, sinakausap mo lang yung sarili mo. At para yung mga Zoom meetings, though mabilis siya, minsan at dragging na siya. Iba pa rin yung Oo, na ang haba ng nag-meeting mga kayo meetings. harap-harapan. O kaya, Oo. mag-email na lang. Oo. Hindi, dalawa naman siya. May mga meetings na parang okay na magkakaharap kayo eh. Pero may mga meetings na bakit pa in-meeting? Pwede namang i-email na lang. Email. Oo. I think, ako yung isa kung minsan hindi. Siguro hindi rin masyadong gusto sa ganitong setup. Yun nga, parang minsan kasi, ano, through email, minsan naman, through email masyado na parang ang hindi mo makuha yung detalye ng request. Oo. Na pag kunyari magkakatabi kayo sa office lang, pupunta ka lang dun sa cubicle niya saglit, ano nga kagawin? O, tapos na, magagawa mo na. Ang hirap ng bayan. Ito yung parang, minsan parang mag, ano gang gusto nito? Maglalo na kapag hindi ma-explikahan. O, madali namang tawagan. Oo. Pero kasi minsan meron naman mga meron ka rin mga kausap na hindi mo naman ganun ka-close. So talagang email. Oo. Pero yun parang minsan hindi na-express ng maayos through email yung mga request na hindi minsan nakakasas. Siyempre, intindihin mo pa ano kang gusto. Yung parang ganun. Minsan kasi parang ang lagi ko nga sinasabi is like, let us keep it short and simple. Kung ano yung gusto, sabihin na kagad. Oo, wag na maraming eme, no? Oo, diba? Parang mga ganun. True yan. Yun nga, yung communication. Siguro communication. Iba pa rin yung face-to-face na communication kapag may ka-work ka. Saka, yun nga, yung parang minsan kailangan yun pa nga, rin talaga ng social, yung as a person, di ba parang part naman sa atin na kailangan may nakaka-interact tayo. So, may pros and cons kasi siya talaga siguro. No? Ikaw, ano pang hindi mo bet doon? Na hindi siguro, ko nabanggit. Ayun kasi pero parang part na rin ng nasabi mo eh. Yung parang yun nga, minsan na-evade niya yung ano. Karamihan siguro sa atin na experience or na-feel na parang na-evade niya na rin yung private life mo. Kasi nga, yun nga, pagising mo parang nasa work ka na kagad. After mo, parang nasa work ka pa. Parang yun yung isa sigurong hindi magandang effect ng work from home. Pero parang at the end of the day, ang ano ko doon is ikaw yun eh. Ikaw mismo yung magsaset ng boundaries mo doon. Na parang, kunwari, gawin mo yung ginagawa mo sa office. Kung 8 to 5 ka, 8 to 5 ka. Pag 5, uwi ka na. Parang ganun. Yun yung, ano, yun din yung secret din doon. Parang ikaw, wag mong hayaang makain din ng professional na life mo. Ay, professional life mo. Yung personal hours mo or personal time with yourself. Oo, kasi minsan ikaw yung parang, mag-limit talaga. Ikaw din. Pero yun nga, parang yung iba naman nababanga nababasa ko na tweet. Parang, kasi daw dati, pag nasa office ka, work lang, parang na-excite ka na umuwi. Kasi pag nasa bahay, pahinga lang. Pero ngayon nga na nasa bahay ka rin, at yun din yung work mo, kaya nakaka-affect siya nga sa mental health. So, ang tip ko dyan, huwag ka talagang mag-work sa kwarto. Kasi parang pag kwarto, pahinga. Ako, for me ha, pag kwarto pahinga dyan. So, sa labas ako, sa baba ako talaga nag-work. Para iba pa rin yung workspace ko, iba pa rin yung resting space. Yung space kung saan ako magpapahinga. Malaki yung personal space mo, no? Effect nun. Tapos, siguro nagbibigay na ako ng tips, no? Kasi, para paano pa ba makakope dito sa work from home. Ako yun talaga. Ay, yung isang tip ko talaga is to really ano, ikaw rin, manage set your ka ng time. Boundary. Oo, set your time din. Para even your office mates or your bosses, alam nila na oo nga, 5 na, ano na. Oo, ako parang talaga hindi nagre-reply. Bahala kayo dyan. Pag alas 6 na, bahala kayo. Ako, ganun din. Ano lang talaga, not unless ano talaga siya, parang critical. Oo, parang pag ganun. Urgent lang talaga na may mamamatay ba pag hindi ko yan. Lagi yun ang ano ko, te. Pag yung pagkwarin sa pinag dati sa dati kong work, yung galit na galit, tapos parang may namatay ba nung hindi ko ito, nagawa oo, yan. Tapos ko wala namang nagbabasa niya. Char! Yun nga, parang pag wala namang namatay, wala namang napahamak, walang wala pera. Wala namang mawawala. Tapos igalit na galit. Wow! Yun. Si, tapos na isa pang tip din, kung nahihirapan kayo sa work from home,
sa umaga, pagkagising ko, pagka-workout, naliligo agad ako. Kasi isa Ah, yan eh, nakakatamad na yung pag nag-work ka diretso. Nakaka-boost din siya ng energy. Oo, na alam totoo mong naman. naligo ka at yung iba nga ang tip nila, magbihis ka na pang-work. Kasi Totoo para naman. mas ma-motivate ka na mag-work na nasa work ka. Ayun. Kasi yun nga, minsan talaga nakaka-drain na siya na same yung office mo, same din yung home o yung bahay mo. Tapos te, ito, ikaw ba? Kino-consider mo ba na mag-work from home na forever? Ako, oo. Kasi parang after a year of parang na working from home, parang na-realize ko na ano, na kaya naman palang gawin yung trabaho talaga sa bahay. Na hindi ko naman kailangan magpaka-stress sa commute, tapos makakatipid pa ako, parang ganun. Kaya siyang gawin. Pero yun, at the same time, kung parang ano ko eh, mas gusto ko yung blended na pwede akong pumunta ng office. Pero, ano, parang I have the choice na, or option, na to stay at home or to work at home kung hindi naman ako kinakailangan sa office. Diba? Ang nakakamiss, pero naisip ko na namimiss ko din pala yung mga ano, yung mga physical events sa office. Yung mga perks din na nasa office. Oo, diba ganun. Aircon, yung mga, ako, all the way. Aircon, pero yung physical events, kunwari may mga gathering. Mga libre yung pagkakakain. Gusto ko yung mga, syempre, alam mo lang, gusto natin yung mga nag-host, mga ganun. Nakakamiss yung ganun. Parang hindi na kasi siya, kunwari ikaw, nag-host ka ngayon ng online. Yung parang, diba? Hindi masyadong, ano, hindi satisfying. Kasi unlike pag physical hosting, yung parang nakita mo yung, ano talaga, yung itsura ng mga tao, yung parang ganun. Ayaw ko nga din yung nagpe-preside ng meeting kasi yung walang nagre-react. Iba pa rin, diba? Ayun te, para kang yung tanga. Feedback. Oo, yung feedback talaga yung nawala. Parang, kaya ano, kaya parang mas gusto mo pa rin minsan yung meeting na harapan na sasabihin sa'yo na ay, hindi ko yan gusto or gusto ko yan, natuwa. Mm-hmm. Kita mo agad yung reaction eh. Ngayon te, parang, ha? Pero ayaw mo rin naman ako mismo as at attendee ng meeting, ayaw ko rin naman magbukas na camera. Oo, di ba? Sa ang hirap din talaga. Eh. Yun din yung parang kunwari ngayon. Kunwari may kailangan ka, tapos sinat mo. Yung parang shit, hindi, ano, kailangan na to. Tapos hindi nagre-reply, hindi na masagot. Nakakasdagdag ng stress. Unlike before, na kunwari may kailangan ka, oo, pasin ganito, or ito na, lagay mo nga dito, USB na lang, di ba? Oo, yung mga nawala. Pero yun, ako talaga, isa sa mga namimiss ko sa physical na going to the office. Yung mga ano, company events, seminars, mga Christmas parties. Kasi yun nga eh, medyo extrovert talaga ako noon eh, na parang gusto ko yan. May mag-host, volunteer si Tama. Kailangan ganyan sasayaw? Din dati. Kailangan sasayaw, kakanta, sige. As a gusto ng spotlight. Pero ngayon, alam mo yung pandemic, parang shinift niya ako, tinransfer niya ako from introvert to medyo extrovert. Ay, from extrovert to medyo introvert na tao. Ayoko na halos lahat. Ayoko na lang sobrang daming tao. Kunwari kahit barkada, grupo yan, tapos mag-i-invite na ano, ganda. Madalas mag-know ako. Pag more than ano yan, mga 10, yun, 10 people, hindi tayo. Part din siya ng adulting. Ah, pwede rin. No? Ako naman, te, nung una, nung mga first year of working from home, gusto ko siya na, parang sinabi ko na ito, pag nagkakwentuhan tayo na parang gusto ko na mag-work from home, gusto ko na maghanap ng talagang forever na nasa bahay. Pero nung lagpas ng isang taon, sabi ko parang hindi ko pala kaya. Parang gusto ko pa rin ng interaction, gusto ko pa rin ng ibang life na hindi lang nasa bahay. Mm-hmm. Siguro in the future, kapag may family, mali mo naman, pili ko, if gugustuhin ko siya kapag may family na ganun. Mm-hmm. Pero kunyari, itong free pa naman ako, single pa naman ako na marami pa akong may enjoy sa buhay kapag ano, yung hindi ako nasa bahay lang. Gagawin ko siya. So, ayun, medyo half-half ako. Parang na-enjoy ko siya pero looking forward pa rin ako sa normal na buhay na pumapasok sa office. Totoo naman. Na may nakaka-interact na office mate, makaka-attend ng mga events, yung mga meetings, ganun. Kasi minsan may time nitong mga last year na ano eh, na parang naghahanap na ako ng forever na freelance. Pero nung iniisip ko, sabi ko parang hindi ko kaya ata nung
stable na trabaho. Kasi pwede ka naman talaga mag-work from home, pero hindi siya yung mga work natin ngayon na stable, may mga leaves, ganyan. Na, lalo na ako, government. So, parang pag-government talaga, tapos pag-regular ka na, stable na talaga siya eh. Tapos may mga benefits din na okay. So, ayun, parang feeling ko hindi ko pala kaya yung ano lang, yung... Yung forever, na natigil, no? Oo. Yun, ako yun, as for me lang naman. Kasi may time talaga din itong before this year, share ko lang, parang naapektuhan na yung mental health ko nung... Marami, marami na ganyan. Marami talaga naka-experience nung January, nung stress and yun nga, anxiety with this kind of setup. Mga January to March, parang feeling ko hindi ako okay nung mga time na yun. Parang gusto ko nang kumawala. Feeling ko hindi ako to. Ganon. So yon, ano bang take away natin dito? So, working from home, may iba talaga. Di ba may iba naman talagang forever freelance, forever work from home. Mag-work to sa kanila. Mag-work sa kanila. Pero yun nga, shinare lang namin yung ano namin, experience namin, saka ano yung gusto namin about it. Tapos kayo din, mga kakuda, syempre magpo-post kami dyan ng mga kuda Paul. So, share, kwentuhan tayo about tama. Your experience sa working from home. Ikaw, Dustin, anong take away mo dito? Ako, yun nga, yun, working from home is parang nasa atin pa rin to set yung boundaries ng yung professional time natin, yung personal time sa sarili natin. And, yun, at tingnan din natin kung ano yung parang maraming benefits yung working from home. And yun, kung nag-work sa yung setup na to, edi good for you. Tapos yun, tingnan mo kung paano ka mas magiging yun, kung in terms of productivity, parang ikaw mismo, tingnan mo sa sarili mo kung ano yung parang ways para maging productive ka. But at the same time, acknowledge pa rin kung ano yung mga nararamdaman mo. Kasi ang hirap yung pipilitin mo rin yung sarili mo. Yes. All right. Thank you so much, Dustin, for your takeaway. Wow. Thank you. Thank sana na-enjoy niyo to, mga kuda. Simpleng kwentuhan lang about working from home. At baka meron kayong mga masuggest na pag-usapan namin. Share us your thoughts and pulots kung anong napulot niyo sa episode na to. Sa aming Instagram, tag niyo lang kami when you share this episode on from Spotify at Kuda Serye. Yes, and of course, yun nga, participate sa aming mga ano, mga polls and lahat ng mga tanong natin. And siyempre, ang tagal-tagal na namin iniintay ang inyong mga kung naririnig mo ba entries or mo to pala. Kung naririnig mo to entries. So sana may mag-send na. Send nyo lang yan sa tinyurl.com/kudaserye KMMT. And of course, participate or join our ano after podcast Kuda group sa Facebook. Yes. Doon tayo magkudaan pa. Magkudaan tayo sa Facebook group. At you can also follow us on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. At you can also watch this episode on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberilia. And thank you for everyone who's listening. And syempre, listen pa and share this podcast to others para mas lumaki pa yung grupo ng mga kakuda natin, di ba? Yes. All right. Thank you, mga kuda. Ingat. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye. Ay, ano nangyari? Okay, stop. Ang gulo ni Chari. Hi, kakuda. Ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description nakalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, mapapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you, Shopee, for sponsoring this episode. Bye!